Bago natin na tunghayan po yung salita ng Panginoon, ay inihiling ko po ang bawat isa sa inyo na tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, once again, thank you for this time that we are again gathered together in this online Bible study. And we pray your presence to work in our hearts and our soul. May your presence manifest to each one. Open spiritual understanding. Open our hearts, O God, and our spiritual understanding that we may understand your word. And Lord, we pray that i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Ang mga salita mo po ay magbigay lakas, kagalingan, kaliwanagan sa aming buhay, Panginoon, at encouragement sa aming buhay. At we pray din po na guide the servant that I may only speak your word, Lord. Ang mga salita mo ay according to your will. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. So, yung topic po natin ngayon is, yung Bible text natin ngayon is matunghayan sa Matthew 6, verse 9 to 15. Ito po ay yung katuruan ni Jesus Christ regarding prayer. So, let's read this Bible verse. Siguro, ang dami sa inyo na memoryado niyo na yung Bible verse na ito. Pero let's learn from this kasi may mga message ng Panginoon. Okay, let's read in Matthew 6 verse 9, sabi po dito, This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we forgive those as we have forgiven our debtors. And lead us not to temptation, but deliver us from evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others sin, your Father will not forgive your sins. So, ito po yung ating tunghayan na message. Ang daming nakaalam dito. Maybe we pray how many times a day. We pray, we memorize this prayer because this is a prayer devotion. Pero yung tema natin po dito is establishing our personal devotion to God. Kung paano natin ma-establish yung personal devotion natin sa ating Panginoon. Si Jesus Christ, nung nakita niya yung mga disciple niya, he is developing them to be a good and great Christians in his time. And then they asked Jesus on how to establish their commitment, how to establish their devotion, and how, kung paano nila makilala at paano nila malaman at ma-experience kung sino ang Diyos. So yung katuruan ni Jesus, number one lesson dito, sabi niya na kung kayo ay manalangin, ganito yung prayer, this then is how you should pray. Ganito yung way ng prayer niyo. Number one lesson dito is our Father in heaven. So, yung message ng number one is acknowledging the supreme authority of the living God. His greatness, His goodness, His grace, His mercy, and everything. So, acknowledging the supreme authority that Jesus said, all authority in heaven and earth has been given to me. So, paano natin ma-establish yung devotion natin sa ating Panginoon kung hindi natin ma-acknowledge yung supreme authority niya na He is the ruler over everything in the universe, in the world. Siya sana ang nanguna. So, we need to acknowledge the supreme authority. Yes, we have the authority dito sa gobyerno. And we respect the authority of the government. But we need to acknowledge that over authority or over
sa buong mundo, God is the supreme na otoridad na siya ang may likha sa langit at lupa. Siya ang may likha sa bawat isa sa atin. Siya ang may likha sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya we need to acknowledge, we never experience God when we don't acknowledge His supreme authority, His greatness. Our God is good and our God is great. Kaya kung tayo nagpupuri, sinasabi natin, great and mighty is the Lord our God. We acknowledge His greatness. We acknowledge His goodness. That Lord, you are so good to me. Kahit anuman ang pinagdadaanan ko sa buhay, at kahit anuman ang mga sitwasyon, Panginoon, maraming salamat at ikaw ay mabuti sa akin. How many people are acknowledging His goodness? How many people in this world are acknowledging His faithfulness, His grace, that actually we are all living by the grace of God? Kaya, in comparison, mga kapatid, kay Poco sa BGNP, it's our prayer na ang mga salita ng Panginoon ay magbigay sa inyo ng encouragement that kahit ano ang kalagayan mo ngayon, ay anuman ang status ng kaso mo, our God is good. Habang may hininga, may pag-asa. So we need to acknowledge the greatness, the goodness, and the grace of God. The mercy of God is mercy to us. Na kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay may mga pagkukulang sa buhay, there is no perfect man in this world. Lahat po tayo ay may kamuklian. We commit mistake, we commit wrong decisions. But the mercy of God is, God is merciful to us. He never leave us nor forsake us. So, everything that God has done and God is doing to us, we need to acknowledge. Kaya sabi ni Jesus, ganito po ang gawin niya. Our Father who art in heaven. Ako po noong ako ay mula elementary, high school, from a Christian school that I studied, and they let us memorize this. I always pray and pray and pray, our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Pero hindi ko na-experience kung ano yung Diyos, kung ano ang gagawin niya sa akin. Walang pagbabago, problematic, broken life. Pero maraming salamat. At noong ako ay nakiatin ng mga Bible study, at tinuro po itong the Lord's Prayer na ganito. So number one pa lang, malaki na ang impact sa atin to establish our personal devotion to our God. Devotions mean we are devoted to God. We are committed to God. So yan po mga kapatid, our worship. Kaya yung worship natin, we need to adore God. So yung Bible verse natin dito, sabi sa Psalms 95 verse 6 to 11, ganito po mga kapatid. Sabi ni King David, come let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Master, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care today. If only you would hear His voice, and do not harden your heart as you did in Meribah, as you did in Masa in the wilderness. Your ancestors tested me. They tried me, though they had seen what I do. For 40 years, I was angry with that generation. They say, they are the people whose heart go astray, and they have not known my ways. Verse 11, so I declare on oath in my anger that they shall never enter my rest. So ito po, kung hindi natin may acknowledge sa ating Panginoon, yung judgment ng ating Panginoon, kung siyang ma-experience natin sa ating buhay. So encourage ni King David, sabi niya sa mga tao sa Israel, sabi niya, let us bow down in worship. Alay kayo, mag-bow down tayo. Ibig sabihin, magpakumbaba tayo sa ating Panginoon at we acknowledge God, His goodness, His greatness, His mercy.
And let us kneel before the Lord our Maker. Ilan yung mga Kristiyanong naglumuluhod sa Panginoon, nagpapakumbaba talaga, na hinahanap si God sa kanilang buhay. And then, sabi niya dito, that we are, for He is our God, and we are the people of His pasture. He is our God. So, if we acknowledge God, He is our God, He is our Lord, He is our Savior, He is our Healer, He is our Deliverer. He never changed, mga kapatid. So, sabi niya, but if we don't acknowledge, like what the people that lived by Moses in the wilderness, that they did not acknowledge, kaya nagalit ang ating Panginoon sa kanila. They never experienced yung grace. It's only the Joshua generation who entered the promised land. But many people lose along the way. So ito po mga kapatid, para hindi tayo maligaw sa landas, we need to establish. We need to humble before the Lord. We need to acknowledge His goodness, His greatness, His mercy, His favor to us. Na kahit tayo makasaklanan, mahal tayo ng ating Panginoon. Okay, number two lesson. Ito po, your kingdom come. Ibig sabihin, accepting the Lordship of Christ in our life. Kailangan i-accept natin. If we acknowledge that our God is good and our God is great, kaya niyang gawin, kaya na tayong iligtas sa lahat ng bagay sa ating buhay, then let Jesus reign in our life. We need to accept His Lordship. Jesus reigns in our heart, in our family, in our nation. Siya sana ang mamumuna sa atin. Siya sana ang maging hari ng buhay natin. Your kingdom come. So in John 1:12, sabi niya, lahat po na tumanggap sa Kanya, those who believe in His name, He has given the authority to be His children. And yet all who receive Him, He have given to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. So how could we become a children of God if we don't accept His Lordship in our heart? If we don't accept na Siya ang mauna sa ating buhay? So in Ephesians chapter 3 verse 17, sabi po dito na so that Christ may dwell in our heart through faith. And I pray that you are being rooted and established in love, that you may have power together with all the Lord's holy people, that you grow people to grow how wide and long and high and deep is the love of Christ. So if we establish His Lordship in our life, in our hearts, may His presence dwell to us. Siya ang mag-dwell sa ating buhay, in our hearts. Siya ang mamuna, Siya ang mag-guide, Siya ang mag-direct sa atin. And sabi niya, I pray to you that you are being rooted in His love. Ito po yung prayer ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians. Sabi niya, that when we establish the Lordship of Christ, maparamot tayo. We are being rooted to Christ. At alam nyo, yung isang puno na rooted siya, kahit mawala yung mga sanga, yung mga kahit may bagyo at mawalan yung mga branches, magtutubo yan. Ganyan po, hindi matutumba. Kaya kung tayo po ay rooted kay Christ, kahit anong problema, kahit may bagyo sa buhay, kahit man ang sitwasyon sa atin, walang imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. So we are rooted in His place. And we have the power together with all the Lord's people. At maintindihan natin kung ano yung kalalim, yung ano yung how wide is the love of God in our hearts. So let Jesus reign in our lives. Colossians chapter 2 verse 7, sabi po dito, so then, just as you receive Christ as Lord and Savior, as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith, as you were taught in overflowing with thankfulness. So ito po, kung na-establish ang kingdom ni Lord sa ating buhay, sa ating puso, sabi niya dito, that continue, magpatuloy po tayo, to live in Him, mamumuhay tayo sa Kanya, rooted and built up in Him, strengthened in faith, mapalakas yung panampalataya natin sa faith. Continue to live. So encouragement ko po mga kapatid, na kahit kayo, nandyan kayo sa BGNP,
But one day, the Lord will open doors and favor with you that you go out, ma-release po kayo, ma-dismiss yung mga kaso nyo. At hindi lamang po ako sabihin, hindi sana kayo ay active, kundi paglabas nyo, lalo nyong ipakita yung commitment nyo, yung devotion nyo sa Panginoon. Yan po ang encouragement namin sa inyo. Hallelujah. Number three lesson, ito po, yung sabi niya, your will be done. Your will be done means to surrender our everything to God. Means self-denial. Kailangan hindi na ikaw ang masunod. Ayan na natin na ang Panginoon ang masunod sa atin. Ayan na natin na sundin na natin ang kalooban ng Diyos. Hindi na yung kagustuhan natin. Hindi na yung self-will. Hindi na yung dating ginagawa pa. Yan nga, yung mga kagustuhan natin, yung self-will natin, ang nagdulot sa atin ng problema sa buhay. Yan nga, yung mga kagustuhan natin, yung lakas of our flesh, yung desires of our own, yan ang nagdulot sa atin ng mga kamalian natin. Kaya, bakit hindi natin hayaan na ang Panginoon na ang kumilos sa ating buhay? Bakit hindi natin hayaan na ang will na ng Lord, at alam natin yung will ni Lord to lead us into salvation. Yung will ni Lord is to lead us into the peaceful life. Now, ang will ng Panginoon is to lead us into change of life, may pagbabago sa buhay natin. Yan ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magulo ang buhay, magulo ang pamilya, at tayo ay laging na kaproblema. So kung ang will ng Lord ang ating sundin, walang imposible sa ating Panginoon. You will have a good and living testimony and great testimony paglabas mo sa BGNP. Or kahit nandiyan ka sa BGNP, kung ang nasusunod sa iyong buhay ay ang kalooban ng Diyos, walang imposible makita ang tunay na pagbabago sa ating buhay at sa iyong buhay, mga kapatid. So, si Jesus Christ is the example. Ito po, even to the point of death, sabi ni Jesus sa Matthew 28:32, sabi po, he went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, but may your will be done. Sabi niya, kung sana Panginoon, may this suffering, may this cup mawala sa akin, pero hindi na yung kagustuhan ko. Let it happen to me. I-release ko na nang mangyari ito. Ay ito yung kalooban mo na ako ay mag-suffer sa cross ng Calvary para ang mga tao dito sa mundo ay maligtas. Sige na Panginoon, ako na ang maging living sacrifice. Mag-sacrificio na lang ang buhay, katawan, emotion. Mag-sacrificio na lang ako alang-alang sa mga tao dito sa mundo. So kung ganyan din tayo mga kapatid na ang Panginoon ang will ng Lord, kahit anong na-experience natin, i-release na natin, sige na natin, sige, Panginoon, kung ito ang kagustuhan mo sa aking buhay, ito ang paraan para ako ay mabago, then let it be now, Lord. But Lord, give me another chance. Hallelujah. Give me another chance. Hindi na yung kalooban ko ang masunod, kundi sumunod na ako sa iyo. Sumunod na ako sa mga will mo sa iyo. And very particular yung salita ng Diyos. Sa Matthew 7:21, sabi niya na not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father which is in heaven. So yung mga tumutupad sa kalooban ng Diyos, yung will ni Lord, yung righteousness niya, yung goodness niya, yung kabutihan niya, ang mga sumusunod ay sila ang nang-i-experience sa total presence of God dwelling in their life. Hallelujah. Number four, lesson, give us this day our daily bread. Means acknowledging the supernatural provision of God in our every needs. Philippians chapter 4 verse 19 to 20. We need to acknowledge the supernatural provision of God. The supernatural provision of God in our every needs. Kahit wala-wala tayo, kung i-acknowledge natin siya at i-accept natin ang authority niya at yung kalooban niya ang nasusunod sa ating buhay, God will do something to meet
Sabi niya, and my God, meet all your needs according to His riches in His glory in Christ Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, ito po, the supernatural provision of God. Let me share a short testimony because I also experienced a unexpected happening to me being a pastor, being a servant of God. Hindi ko alam kung bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa akin. Pero I know that God makes a testimony to me to share His goodness and His faithfulness to His people. One time, biglang may pumasok sa aming mission house. Nagdala. Sabi niya, Pastor, inahandap kita. Sabi ko, bakit? Anong problema? Sabi niya, Pastor, before na pirmahan ng judge yung warrant of arrest sa inyo, ako yung tumutulong. Inahanap kita. Kaya punta ka dito, hindi kita arrestuhin. Tulungan kita, asikaswin natin ang sitwasyon. Sabi ko, ano yan? Naalala ko na may case na in-file nila sa akin, sa amin, tatlo kami. At ang nangyari doon, ako lang po ay nag-asikaso, naglilinis sa foreclosed property. Inilisan namin, fully accounted, inarutom namin. Noong hinanap ng may-aring dati, pero dilapidated yung building, yung house, for almost 2011 until 2018, na foreclosed, na i-transfer ng pag-ibig at binili ng ating kapatid at sabi ng kapatid natin, we offer it for a mission house. So kami mga pastor, dininisan namin para gawin ng mission house. Pero ang nangyayari, yung dating may-ari na file ng complaint, inasikaso namin sa barangay, we return all these properties na nakuha na namin yung na-recover kasi dilapidated, na sundog yung mga iba, naanay yung mga iba. To cut the story short, nag-file sila ng case. They did not give us the authority, a time to defend ourselves, and biglang may warrant arrest. Because of the power and authority, injustices sa gobyerno. Pero alam niyo kapatid, nung time na yan, ready ako to go and dedicate a child. But biglang may pumunta, sabi niya ganito. So inasikaso namin, for the glory of God, at least hindi ako na-pick up na nakulong sa BGNP. For the glory of God, the Lord remedy, hindi po kilala yung PNP na yan, pero iwas ng will ng Panginoon para ako po ay matulungan. At noong time na yan, wala akong dalang pirang pagpiyansa. Inawagan ko ang kilala kong attorney, sabi niya, walang problema. Ako ang mag-asigara, so wala akong babayaran sa akin. So, ongoing yung case namin, 4 cases na pending. Pero alam ko na ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Sabi ng attorney na nagtayo sa akin, sabi niya, wala kang abalahin, Pastor. Akong balahala, wala kang babayaran. Ipa-dismiss natin yung case kasi hindi ka nagnakaw, wala kang nagawa, wala kasi yung ebidensya. Do hindi na rin ng prosecutor yung mga kaso mo, pero sige, ako na alapan po ang Panginoon ang kumilos sa iyo kasi you are in the good faith, you are in the good way, you have so many witnesses in that case. So yan po mga kapatid. So kung may mga case kayo na injustice ang nangyari, biglang na-pick up sa anong lugar at nandyan kayo sa PGNP, ang masabi ko sa iyo ko, just establish your personal devotion, personal commitment to God. And God, if you experience God in your life, hallelujah. Hindi lamang po yung bread, yung mga pagkain ang i-provide ng Lord. God will open and provide a way para kayo po ay ma-dismiss. Pero kailangan talaga ang tunay na pagbabago sa buhay, tunay na commitment, tunay na devotion sa ating Panginoon. So ayan po, very, very short, pero I am amazing on what God is doing. Kasi ito po mga kapatid, hindi ko alam. Of all na akong pastor, ganyan ang nangyari sa akin. Pero alam niyo, it's really an amazing grace ng Panginoon. Kaya yan po ang aking short testimony.
At yung last na lesson natin dito is the repentance and forgiveness. Yung sabi niya that if you forgive us our sins as we forgive those who sins against us, kailangan din we need to repent to the Lord. In James 5:17, sabi niya, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteous person is powerful and effective. Hallelujah. So confess your sins to each other and kailangan may confessions. Kailangan i-declare natin kung tayo talaga ay nagkasalan. Humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon at sa ating pinagkasalanan. And we need to release then forgiveness to those people who hurt us, the people who made ways na tayo ay maging miserable ang buhay natin. May mga nagamit, pero alam nyo, yung puso natin kailangan malinis sana. We need to release and forgive also para ma-experience natin ang Lord. And then last lesson but not the least, sabi niya, yung deliver us from evil one. Yung yan po ang five lesson natin. Deliver us from evil one, ibig sabihin, in Psalms 91 verse 1 to 15, basahin ko lang po ito, at tayo po, ay ito po yung mga, ito po ang conclusion natin. Sabi po dito sa Psalms 91 verse 1, sabi po, he who dwells in the shelter of the Most High will rest under the shadow of the Almighty. I will say, the Lord is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely he will save you from the perilous snare, and from the deadly pestilence, he will cover you with his feather under his wings, and you will find refuge and his faithfulness be your shield and rampart. You will not fear terror in the night or not of the night, nor the arrow that flies by midday, nor the pestilence that stalk in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe in your eyes and the punishment of the wicked. And you will say, the Lord is my refuge. If you make the Most High your dwelling, then no harm will overtake you, nor disaster come to you near your death. For he will command his angel concerning you, and to guard you in all your ways, and they will lift you up. And they will lift you up in their hands, so that you will strike the foot against the stone, and you will tread on lions and cobra, and you will trample great lions and serpent. Because he loved me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, and I will, if he acknowledges my name. Last verse, he will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So ito po mga kapatid, ang ating conclusion, that he who dwells in the shelter of the Most High will rest under the shadow of the Almighty. So may Diyos na buhay, tunay, tapat, walang kapantay. Hindi na tayo pababayaan, kapatid. Kaya yun pa lang ang ating itinuro dito po, yung five lessons regarding on the Lord's Prayer to establish our devotion to our living God. So acknowledging God, accepting the Lordship of Christ, let the will of God be done in our life, and let the supernatural provision of God be provided, and forgive, and last, yung divine covering of God to us. So ito po ang ating itinuro sa inyo. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pakikinig, at tayo po manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa iyong kapatihan sa amin. Maraming salamat po na ikaw ang Diyos na tunay buhay at walang kapantay, walang kapantay. Dalangin ko po mga kapatiran na nakinig, lalong-lalo na po na nasa PGFP. Hindi ko man alam kung anong sulok sila sa Pilipinas or sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. But I pray that may your presence work upon them. May your Holy Spirit dwells in every heart para ma-experience ng bawat isa ang kabutihan, ang miracle mo sa aming buhay. Lord, I pray those people that who are in jail,
Panginoon, na ano man ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, ikaw naman, Panginoon, ang kumilos sa kanila. Open the door of blessing to them, spiritually, physically, materially. And open the door para ma-experience ka na ikaw ay tunay, open ways and means para ma-solve ang problema nila. Hallelujah. And lalo-lalo ng Panginoon, I pray for a spiritual restoration. Yung mga nanglulupay-pay sa panampalataya, I pray na mapalakas sila sana. At i-claim namin na i-claim namin ang pagkilos ng presence mo para lahat ng sitwasyon nila ay masolusyonan in your own ways and in your own will. Maraming salamat sa blessing mo. Maraming salamat din sa Global Jail Ministry, lahat ng namamahala. Ikaw na ang kumilos, ikaw na ang mag-work, ikaw lang mag-anoint at mag-bless. Lahat ng ginagamit mo, nag-preach, nag-pamamahala dito sa jail ministry. Ang mga jail personnel, sa Panginoon, jail warden, Lord, I pray your blessing upon them spiritually, physically, materially, in every angle, every aspect of their life, bless mo sila. Bless mo ang good heart nila na nag-aalaga sa mga nasa kulungan, Panginoon. At yung mga kapatiran namin nasa kulungan, normal ang situation nila, bless them, Lord God. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po. God bless you. Thank you.